Salamat ah. Dinalaw mo ako. Bakit naman hindi? Kaibigan kita, Philip. Hindi ko alam kung matatawag mo pa rin ako kaibigan pagkatapos kitang idakay sa kasalanan ko. Napilitan ka tuloy magsinungaling. Amanda, I'm sorry. Huwag mo nang isipin yun. Matagal na kitang napatawad, Philip. Confident naman ako na magbabago ka na. Salamat. Sa totoo lang, gusto ko rin humingi ng sorry sa'yo. Hindi na lang talaga kinaya ng konsensya ko, kaya pumanig ako kay Olivia. Tama lang yan. Tama yung ginawa mo. Hindi mo kailangan mag-sorry. Siya nga pala, si Olivia. Kamusta na siya? Ayun, unti-unti nang bumabalik yung mga alaala niya. Pero yun lang eh, parang hindi maganda yung mga naaalala niya. Paano hindi maganda? Naaalala niya yung tatay niya na namatay. Na hit and run pala yun. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa rin daw nahuhuli yung nakasagasa. Kawawa naman siya. Hindi ko man lang siya madamayan. Samantalang, nung hinahanap ko yung hostesya para sa tatay ko, nandiyan lang siya, katulong ko. Don't worry, Philip. I'll be here for her. Aalagaan ko siya at babantayan ko siya. Pambawi na rin yun sa mga kasinungalingan ko sa kanya. Salamat. Napapangkit niya ba ako? Philip, kasi... Mawalang galang na nga po. Dr. Philip, gusto ko po sana ipa-check up sa'yo yung anak ko. Pangalan niya si Boyet Pineda. Kasi may iniin ng sakit eh. Nahiya naman siyang lumapit sa'yo kasi nga ikausap ka. Meron daw kasing parang tumutusok-tusok sa tagiliran niya. Sana matignan mo siya. Oo naman oh. Nasaan ba siya? Kababalik-balik lang sa loob eh. Sabi ko kasi magpatingin siya sa'yo. Baka naman pwede, Dok Philip. Pagpasok mo sa labi, lapitan mo siya. Katabi lang siya ng selda mo. Sige oh, walang problema. Magkano po ba ang singil niya, Dok? Nako. Huwag niyo na huwaalalahanin yun. Ako nang bahala. Tutulungan ko na lang ngayon. Maraming salamat, Dok. Salamat po.